Tai Tara nak balikkan anak si Ador. Nakataka si Ador. Nakauwi na siya. Ano yun? Nakataka si Ador. Tay, sigurado isusumbong tayo niyan. Siguro naman mas manahimik at matakot na siya. Lalo na't alam na natin kung anong tinatago nila. Sana, ganun nga. Sana. Tara, uwi na tayo. Usapin ko lang. Junicio! Ano, bossing? Palabasin mo na ako? May natagpo ang mga bangkay. May nag-tip sa akin. Kasamahan mo? Ipapa-examine namin yung mga ebidensyang nakuha namin. DNA match sa mga kaanak na mag-claim sa kanila. Baka isa na dun yung ama mo. Willing ka bang makipag-cooperate? Kung hindi mag-match, ipananagutan ako. Wala. Eh kung mag-match, tapos isa yung tatay ko doon, makukulong ako. Hindi. Isigurado ko lang. Baka ako sana ako mapadpad eh. Yung mga fiyero makukulong. May tamang proseso, Junicio. Maghahanap at maglalatag pa ako ng mga malinaw at tunay na ebidensya para sa'yo, para na din sa mga biktima. Hindi ko maipapangako, pero hindi sa akin manggagaling yung final decision dun sa krimen. Pinasiguro sa akin ang mga kumontak na bigyan kita ng best legal advice and defense. Lahat ng gusto mong malaman, mga tanong, mga apila, pwede mo akong ipatawag. Anytime. Maraming salamat po, attorney. Sige po. Attorney, baka po pwede akong makahiram ng telepono. Sure. Thank you po. Hello? Hello po, attorney. Hello, la. Si Max to. Nanghiram ako ng pantawag kay attorney. Mukhang okay to. Daming alam. Oo. Abogado ni Hector yan. Lapantalo yan, no? Basta sana mailabas niya ako agad dito. La, baka mapuslitan niyo ako ng cellphone ulit, ha? Oo. Tiwala ka lang. Gagawa namin ang paraan yan. Si Limbel ba nakita niya na yung mga ebidensya? Nakita na. Hey, Chief! Salamat nga pala doon sa pagpaig sa pagbukas ng investigasyon. O parang bakit ka gulat na gulat? Huwag kang magtaka kung ipapulis ko yung investigasyon. Hindi dahil gusto ko lang. Kaya ko lang na napapaya tayo sa mga tao at sa kapulisan. Ang sa akin lang, imbestigahan ko may krimen kung wala isara. Baka tayo makompromiso doon sa investigasyon. Ano ibig niyo sabihin, Chief? Isasara niyo yung kaso ng mga bangkay? Tinanong niya ako kung okay daw magpa-DNA ako para makumpirma kung kamag-anak ko yung isa doon sa mga bangkay. Pero bakit di pa rin lumalabas sa media hanggang ngayon?
malamang naharang na naman sila yung chief niya, tsaka ng mga Fiero. Isa-isa lang, Maximus. Ang init mo na naman eh. Mahina namang kalaban. Ako rin, magpapadiyan eh. Okay ba yun, La? Hindi ba hinahanap ka na rin nila? Eh, wala eh. Total, kilala na nila tayo. Mainam na lumantad na. Si Tatay tsaka si Alexa sila na lang may iwan dito. Sige. Inay lang. Relax ka lang sa pagbibigay mo ng interview hanggat hindi pa na-identify kung sino yung mga bangkay. Si bakit naman itatago ng mga Fiero yung bangkay kung wala naman silang kinalaman? Huwag kang magpadala sa mga pressure ng media at taong bayan. Ulihin mo lang yung totoong may sala kung kumpirmado na may ebidensya. Hindi lang sa mga text. Ayoko rin madapit si Nico. Yun nga eh. Ayoko rin talaga mangyari yun. Pero tama ka. Kailangan na mag-ingay. Kalampagin ng Ilambra. Malalaman na to ni Nico, Tay. Anong plano niyo sa bunso natin? Sasabihin kong totoo, siguradong sasabahan loob niya sa akin. Ganun talaga, Tay. Huwag na rin ho kayong mag-guilty kasi para rin naman sa kanya yun. Ang problema, paano niya matanggap na ang babaeng gusto niya? Igaling sa pamilyang pumas lang sa nanay niya. Tay, imposible po ba talaga magtagumpay pag ganun? Kasi, bakit naman po si Alexa? Kasama naman niya si Aidan, pero nagagawa pa rin naman niya yung misyon niya. Madali lang yung kay Alexa. Hindi niya mahal yung taong pinakasalan niya. Lo? Si Tatay pataw, ha? Ano ka ba, Tay? Mahal ni Alexa si Aidan. Tinatago lang nun yung tunay na nararamdaman niya kasi alam niya ako kontra tayo. Sus! May inamin mo siya sa inyo? Hindi. Wala namang ganun. Pero, Tay, kitang-kita mo naman dun sa mukha ng tao. Kapag si Aidan na yung pinag-uusapan natin, nag-iiba eh. Hindi ako nagkulang sa paulit-ulit na paalala sa kanya. Kahit anong ipaulit-ulit mo dyan kay Alexa, ang puso kapag in love yan, hindi nakikinig sa utak yan. Sila, pero it's so obvious that it's Leona and Olga. It's obvious. Alam mo, mabuti na rin at nakidnap ako. Kundi malamang ako nasa video na yan, no? Blessing from the sky na rin, no? Blessing in disguise. Anyway, you've been spared. From that, at least. Pero huwag magpapakita sa akin yung lalang yan. Lagot sa akin talaga yan. Eh... Tay, ano na? Plan B ba tayo? Nako. Hindi pwedeng wala, Tay. Nakita na natin yung mga katawan. Hindi pwedeng maghintay na lang pag ganyan. O, yung DNA ko. Usapang DNA lang naman. Ilalabas ko na yung akin. Hindi ka pwede magpakita. Tay, hindi naman ako nakita nung nasunog yung opisina ni Carlos. Isa pa eh. Lalaki. Pamilyar sa akin ang boses. Pamilyar? Oo eh. Hindi ko lang maalala kung kaninong boses eh. Hayop ka. Hayop ka. Kaninong boses yun. Anyway, let's move on from that muna, okay?
Magpagaling ka, and can you please stay away from my family muna? Kasi kung ano-ano na naman ang iutos nila sa'yo. Ito ka lang sa tabi ko, ha? Okay? Yes, Be. Ngayon, kailangan na talaga natin sumugal. All out na to, tayo may pera na tayo, no? Hindi pwedeng ganyan. Hindi nila tayo basta-basta pwedeng gawa ng kwento ngayon dahil kaya natin kumuha ng magaling na abogado. Unahan na natin yung mga pero na yan. Oh, jeez! Nandito po ako para sa DNA. Isa po kasi sa mga natagpuan po na buto dun sa sabungan. Kamag-anak ko po yun. Nandito po ako para panagutin yung mga pero sa pagpas lang po nila sa lola ko po. Anong pangalan mo, miss? Lala ho. Lalaine Milyado. Bakit ngayon lang ho kayo lumabas? Kakilala niyo po ba? Kakilala niyo po ba si Maximus Dionisio? Ma'am? Ma'am, ano po ang information pa? Meron po kayo. Sigurado po ba kayo? Sigurado po ba kayo? Ma'am, ano po ang information pa? Meron po kayo. Sigurado po ba kayo? A huge chunk of my client's life was spent scavenging and trying to survive. Kaya pati oldest profession, pinasok na niya. All because nawalan siya ng proper guidance growing up that could have been provided by her grandmother, who was sadly killed. This damage is irreversible. Sigurong mga fiero nga ang gumawa nito. The remains were found in their property. There were news reports na isa ang grandmother ng client ko sa mga pinagbintangan ng mga fiero na nagnakaw sa kanila. So, there's motive, there's evidence. Ano pang inahanap natin? Kaya ba pinatay niya si Carlos? Claire? Ano? Wala kang mata? Hindi mo nakikita ang payat-payat ko? Paano ko papatayin yun? Yung laking damulag nun. Putok mo yung camera. Oh, isang rapist si Carlos Piero. Hoy! Ano ba? At sa totoo lang, kung pwede lang, dapat ako na lang pumatay sa kanya. Kaya lang hindi. Kulang pa yon sa lahat ng ginawa niya sa akin. Nandito ako ngayon hindi lang para kay Carlos Piero,
andito ako dahil gusto kong pagbayarin ang buong pamilya niya. Isama niyo na ang panggagahasa niya sa akin. Yun ang i-report mo. Lala Milyado? Oh. Inaaresto ka namin sa salang pagpatay kay Mr. Carlos Piero. Ano sa salok? Uy! Ano ba? Attorney? Matagal ka na namin hinahanap. Suspek ka sa pagkamatay kay Carlos Piero. No. Hindi niyo dapat siya inaaresto without a complaint. Meron. May isang babae na naikwentro ko ng grupo on Chief Inspector Honore na nagsabing nakita ka at lumataan kung saan huling nakita si Carlos Piero. Why are we finding out about this only now? At nasaan ang babaeng sinasabi mo? Ipapatawag siya bukas. Lala Milyado, alam ko ang kapasidad mo. Tao ka ni Hector Tantoco. Isa sa mga person of interest sa illegal gambling dito sa El Alhambra. At nakita ka rin doon sa illegal fight club. May record, may ebidensya. Hindi lang na may nagsampa ng kaso sa'yo, kundi malinaw ang motibo mo sa pagpatay kay Carlos Piero. Kaya hindi ka makakauwi ngayong araw, Lala Milyado. Hindi niyo pwede gawin sa akin ito. Atty. Ano ba? Pus! Nasasaktan ako!